Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back muli sa aking channel. Kung bago ka pa lang, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe, mag-comment, at mag-share. Ang mahalagang topic po natin sa araw na ito ay bakit pinili ni Kristo na mamatay sa krus? Una na dahilan ay dahil sa pag-ibig niya sa tao. Ang kamatayan ni Kristo sa krus ang siyang matibay na katunayan ng kanyang pag-ibig sa kanyang nilalang na hindi maaaring baliin o baliktarin nino man. Nakasulat po sa John 15:13 na walang mas lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay sa kanyang kaibigan. Kinuha po ni Kristo sa kanyang sarili ang parusa ng paghihirap at kahihiyan ng kasalanan. Ang kasalanan na nakakagalit ng sobra sa banal na Diyos. Na kinakailangan niyang tiisin ang hirap ng mawalay sa kanyang minamahal na Ama. Inabot po ni Kristo ang pinakamalalim na paghihirap upang iligtas ang napahamak na tao. Ang pangalawang dahilan po, wala nang ibang pwedeng magligtas pa sa tao, kundi siya lamang na lumalang sa kanya ang may kapangyarihan upang siya ay tubusin. At maging ang buhay ng mga anghel ay hindi sapat. Kailangan tumayo ni Kristo sa pagitan ng makasalanan at ng parusa para sa makasalanan. Ngunit kaunti lamang ang tumatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Ang pangatlong dahilan po ay upang bawiin ang mundong ito, hindi lamang ang tao sa kapangyarihan ni Satanas. Nang magkasala ang tao, ang kapamalaan na binigay ng Diyos kay Adan ay ninakaw o inagaw ni Satanas. Sapagkat sinasabi po sa Lucas 16:8, na si Satanas ang naging ama ng sanlibutang ito. At nang magkasala nga si Adan at si Eva, ay nadamay ang mundong ito, hindi lamang ang tao, kundi maging ang mga kalikasan, ang mga hayop sa himpapawid, ang mga hayop sa lupa, at maging sa tubig. Ay nadamay sila na mamatay, maging yung mga halaman, at maging yung mga bulaklak. Ang mundong ito ay ibabalik ng Diyos sa dati at mas lalo pa niya itong papagandahin kung matapos na parusahan ang masasama sa impyerno. At ang ikaapat po na dahilan bakit pinili ni Kristo na mamatay sa krus ay upang parangalan ng Diyos ang kautusan at upang ipakita na ito ay hindi magbabago kahit kailanman. Ang kautusan ay siyang kopya ng ugali ng Diyos. Kung ano ang kautusan, ay ganun po siya. Ang kautusan ng Diyos ang siyang bumibigkis sa langit. Ito ang dahilan kung bakit mayroong kapayapaan doon. Dahil kung pwede lang baguhin ang kautusan, ay hindi na sana kinakailangan pumunta dito sa lupa ng ating Panginoon upang magdusa at maghirap sa kamatayan sa krus. Ang kamatayan po ni Kristo sa krus ang siyang katunayan na ang mga makasalanan ay hindi makakatakas mula sa parusa. Ang isa pa po ay yan talaga ang gusto mangyari ni Satanas na alisin na ang kautusan upang sa gayon siya ay hindi na maparusahan. Kung wala nga namang batas ay wala nga namang parusa. Ang batas na walang parusa ay hindi nila papansinin. Sapagkat bakit nila susundin ang batas na yan kung wala namang mangyayaring masama sa kanila kung hindi sila susunod. At ang panglima na dahilan kaya pinili ng Panginoon na mamatay sa krus ay sapagkat sa kanyang kamatayan sa krus ay tiyak na ang sentensya ni Satanas.
Sabi po sa Hebreo 2:14, ang anak ng tao ay dumaan sa pintuan ng libingan upang sa pamamagitan ng kamatayan ay malilipol niya ang nagmamay-ari ng kamatayan sa makatuwid bagay, ang Diablo. At sinasabi naman po sa Malakias 4:1, si Satanas ay magiging abo kasama ng mga masasama. Sila ay magiging parang dayami sa dagat-dagatang apoy. At walang maiiwan na ugat o sangaman, si Satanas ang tinutukoy na ugat at ang mga masasama ay sila ang mga sanga. At sa Nahum 1:9 ay sinasabi na ang pagdadalamhati at ang paghihimagsik ay hindi natitindig pa ng ikalawa at hindi na rin makikita pang muli ang kasamaan. Ang kautusan ng Diyos na kinutya ni Satanas sa pamagitan ng pagsasabing ito'y isang mabigat na pamatok ay pararangalan at itataas bilang kautusan ng kalayaan. At mahayag po ang di matarok na pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang hanggang karunungan. Recap ko lang po yung dahilan kung bakit pinili ni Kristo na mamatay sa krus. Una ay dahil sa walang hanggang pag-ibig niya sa kanyang mga nilalang. Pangalawa po ay wala nang ibang pwedeng magligtas na tao kundi siya lamang na lumikha sa kanya. At ang pangatlo ay upang bawiin hindi lamang ang tao kundi ang mundong ito sa kapangyarihan ni Satanas. At ang pang-apat ay upang parangalan ang utos ng Diyos at patunayan na ito ay hindi maaring magbago. At patunayan na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang ikalima po ay upang tiyakin ang sentensyang kamatayan ni Satanas.